Alfredo, tingnan mo. Dalawang Alexandra ang nasa harapan natin. Huwag kang palilinlan. Isa sa kanila ang impostor. Sino sa inyo si Alexandra? Ako! Sinungaling! Isa kang impostor! Ikaw ang impostor! Ginaya mo mukha ko! Kung sino ang makapagsasabi ng tamang kaarawan ni Alexandra, ang siyang aming anak. Kailan ipinanganak si Alexandra? August 28, 2000! Alfredo, sabay silang nagsabi ng kanilang kaarawan. Sino ba sa kanila ang ating anak? May pulis. Nasundan ako ng mga pulis. Kailangan ko nang makalayo dito. Barilin siya! Isa siyang impostor! Alexa, huwag! Huwag niyo siyang barilin! Siya ang iyong kakambal! Alexandra! Kwento ng kambal na sina Alexa at Sandra, subalit hindi magkakilala dahil sila ay napaghiwalay sa isa't isa at nabuhay sa magkasalungat na kapaligiran. Ang isa ay puno ng pagmamahal at ang isa naman ay dumanas ng pangapi at sa hindi sinasadyang pagkakataon, sila'y nagtagpo hindi upang magsama kung hindi para maging magkalaban sanggala ng kani-kanilang ipinaglalaman. Alexandra! Ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Alexandra! Kailangan makaisip ako ng paraan kung paano ako makakalabas sa lunggang ito. Kailangan mapaniwala ko silang hindi ako kumakain. Kahit ang totoo, kinahin ko lahat ng ibinigay nila sa akin. Kailangan ko ng malakas na katawan. Mabuti na lamang at hindi nila napapansin na ang kaning kunwari nasa harapan ko ay hindi bagong luto. Nang sa ganun, mapaniwala ko silang gutom na ako. Baka sakaling sa pagbabago ng pagkaing ibibigay sa akin ay makasilip ako ng pagkakataon para makatakas. Magnol, pinagkain mo na ba ang babaeng ito? Ayaw po pusing. Pero hindi naman kinakain ang binibigay namin eh. Bakit? Hindi ko po alam pusing. Pilitin yung kumain. Hindi pwedeng mamatay sa gutom ang babaeng ito. At hindi pwedeng mangayayak. Ha? May busing naman, kahit anong pilit namin eh, ayaw niya talagang kumain. Sinabi mo na ba sa kanya ang pinasasabi ko sa'yo? Ha? Ngalin, busing. Ang malaking pera na ibibigay natin sa kanya. Hindi pa, busing eh. Nawala sa isip ko. Kaya naman pala eh. Okay, Alexa! Kumain ka! Ano ba talagang kailangan niyo sa akin? Kailangan ko sa'yo. Ikaw. Ang katawan mo. Ha? Akin ka lang ngayon, Alexa. Huwag. Huwag, mawa ka. Huwag. Bastos ka! Kutis mo. Ang kinis-kinis. Ang lambot-lambot. Bastos! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Hulda? Ha? Guada!
Hayd ako, anak. Baka hinihintay mo ang kaibigan mo. Huwag mo naghintayin. Ah, ha? Si Ariel malamang ang tinutukoy niya. Siya lang naman ang alam nilang kaibigan ko eh. Ah, bakit po? Hindi ko na dapat hintayin si Ariel. Nagistido kasi siya sa kabilang bayan. Kaya nga ako nalulungkot eh. Mawawalan ka ng kaibigan. Ay, mabuti nga eh. Wala siya dito. Ang kumag na yon. Mahilig mag-chismis. Kalalaking tao. Ang dami-daming napapansin. At tanong ng tanong. Sabi ko nga, sayang at hindi na kayo madalas magkasama. Idinistido siya sa kabilang bayan. Ay, ay nako. Kung interesado ka pa sana sa trabaho, malabang dalawa kayo na idinistido nila sa kabilang bayan. Kaya nga lang, ayaw mo nang magpulis eh. Kaya hayot, siya na lamang mag-isa ang idinistido nila sa kabilang bayan. Huwag kayong mag-alala, inay. Magtratrabaho rin ako. Pero, wag muna ngayon. Hindi ka namin inuobliga ng itay mo na magtrabaho. Ang akin labang ay baka mabuboring ka kung wala kang ginagawa. Lalo na ngayon at napalayo sa iyo si Ariel. Ah, teka. Sa negosyo ako makiling. Ano kaya kung magninegosyo na lamang ang imumungkahi kong trabaho sa mag-asawang ito? Total, hindi ako nakaapak ng high school. Ay marunong naman akong magkwenta. Tama! Yun na lamang ang imumungkahi kong trabaho. Total, lahat ng gustong hilingin ni Sandra ay ibinibigay. Oh, adak! Hindi ka na nakaimik. Huwag kang mag-alala. Kung ayaw mo pang magtrabaho, hindi ka namin pipilitin ng itay mo. Tutal, maluwang ang bukirin natin. Maluwang ang taniman natin ng palay at mais. May mga gulayan din tayo. At kahit paano, ay may investment na ulit ang itay mo. Kahit hindi siya makapagtrabaho, at kahit hindi ka rin magtatrabaho, ay mabubuhay tayo. Ang importante ay kapiling ka namin ng itay mo. Eh, inay, ano kaya kung magninegosyo na lamang ako? Ano? Magninegosyo ka? Opo, inay. Nahulog ka rin sa aming mga kamay. Magtapat ka nga sa amin. Bakit mo iniwan si Tito Poldo mo, ha? Nasaan ang 20 mil na binigay sa iyo ni Mr. Ong? Wala akong nalaman sa mga sinasabi nyo. Sinungaling! Sino nga naman kaya ang babaeng ito? Ay, Alexa! Kilala mo ako, ha? Wala ka pa. Tuso na tong kaharap mo. Kaya hindi ka makapagkakaila sa akin. Magsabi ka ng totoo. Bakit ka umalis? At bakit ka sumama kay Edward? Saan mo dinala ang 20 mil, ha? Kilala rin niya si Edward? Magsalita ka! Bakit mo kami tinakbuhan ng Tito Puldo mo? Nasaan ang 20 mil? Ibalik mo sa amin! Ang kulit mo rin, no? Sinabi ng hindi ko naalaman ang mga pinagsasabi nyo. Hindi ka talaga nadadala, ha? Kailan ka pa natutong magsinungaling, ha? Sumama ka lang kay Edward, marunong ka na magsinungaling. Yan ba ang tinuro sa'yo ni Edward? Nagtiwala ka kaagad sa Edward na yun, ha? Alam mo bang niligawan ka lamang niya, sumama ka kaagad? Hoy, Alexa, niluloko ka lamang ng Edward na yun. Alam mo bang binayaran lang namin si Edward para ligawan ka, ha? Ilayon nyo nga sa akin ang babaeng yan.
At baka hindi ako makapagpigil eh. Mapatay ko kaagad. Kaya ang alikasan na tinutukoy nila. Kaano-ano ng mga ito ang alikasan na yon. Base sa mga sinasabi ng matandang babaeng yun eh, itinagpuraw ni Alexa ang 20 mil. Kung hindi ako nagkakamali, trinraydo sila ng sinasabi nilang Alexa. At kamukha ko talaga siguro ang Alexa na tinutukoy nila. Hindi lamang si Edward at ang puldo na yun ang tumatawag sa akin na Alexa, kundi maging ang matandang babaeng ito. Ay napagkamalan niya akong Alexa na yun. Pinagpapantasyan mo ang babaeng yun, no? Ha? Eh, hindi ah. Ano ka ba? Paano ko naman pagpapantasyan? Eh, baho-baho. Ilang araw nang hindi naliligo. Mas mamugong hindi hamak kaysa sa babaeng yun. Huwag mo nga akong ululin. Oo. Ang isang manyak na katulad mo ay walang hindi naliligo-ligo. Teka nga muna, Gwana. Huwag mo nga iligaw ang usapan. Bakit ba inilihim mo ang pagbalik mo, ha? Kailan ka ba dumating? Hindi ka lang nagsabing darating eh. At mukhang big time ka na ngayon, ha? Ano ba nga atin, ha? May nabingwit ka bang matabang isda? Ha? Guwapo ba siya? Napansin ko lang. Hindi nagre-react ang babae niyo. Tulad ng dati. Parang hindi ako kilala. Ah. Bakit hindi ka na nakaibig dyan? Teka. Kumusta ka pala? Ano ba talaga ang nangyari sa iyo at ang tagal mong nawala, ha? Ay nako. Mahabang kwento. At sa ngayon, hindi muna ang tungkol sa pagkawala ko ang mahalaga. Kundi ang babaeng ito. At teka, pinakain na ba ninyo ito? Bakit parang malusog pa rin? Eh, siyempre pinapakain ko kahit ayaw. Eh, kaga muna. Dumating ka na pala, hindi ka man lang nagsabi at para naman napaghandaan ko sanang pagdating mo. Kumain ka na ba? Magpapahanda ako ng masarap na pagkain. O baka gusto mong magpahinga. Eh, parang nakikita ko pagod na pagod ka sa biyahe. Huwag mo nga akong bulahin. Baka nakailang galaw ka na sa babaeng to, ha? Bakit nga ba hindi mo ako tinawagan? Anong hindi tinawagan na sinasabi mo? Kagabi pa kita tinatawagan pero hindi mo naman sinasagot ang tawag ko. Mabuti na lamang at nandito ka na. At para mapag-usapan natin mabuti ang sinasabi mo, nasa tuwing nag-uusap tayo sa phone, ako ay talagang naiintriga sa mga sinasabi mo. Talagang maintriga ka dahil 1 in 1,000,000 itong napasukan ko. Oh. At sigurado, nalalangoy tayo sa pera sa oras na maisagawa natin ang plano ni Tarashima. Tarashima? Sinong Tarashima na yan? Halika. Doon tayo mag-usap. Ayokong may makarinig na sa pag-uusapan natin ngayon.
Di ba't maganda? Tignan mo mabuti. Oh. Oo nga, maganda nga. Magkano naman ang iupa ko sa'yo? 7,000 lang, pare. 7,000? Ang taas naman pala ng upa, pare. Oo. Eh, 15,000 kasi ang upa ko dito. Eh, siyempre, kung makikitira ka, hindi tayo sa upa. Hindi ba? Parang hindi ko yata kaya ang upa, pare. Eh, up and down kasi ito, pare. Pwede mong dalhin dito ang chicks mo kung meron. Lalo mailam sa'yo yun. Maganda nga ang bahay mong ito, pare. Pero maganda rin pala ang presyo. Hindi ko kaya, pare. Teka, magkano ba kaya mo? Kailangan sabihin ko yung pinakamababang presyo. Magkasakaling maisipan akong ibalik doon sa target area ko. Pare, natibig kaya tayo na. Ano ba? Kinikwenta ko kasi ang dalagang pera, pare. Ibinabudget ko, baka hindi pa ako makakahanap ng trabaho eh. Maubusan ako ng pera. 1,500 lang, pare, hanggang 2,000 kaya ko. Okay, pag ganyang presyo eh, hindi magandang tirahan talagang makukuha ko, pare. Baka sa squatters ka, makakakuha ng ganyan. Eh, hindi baling sa squatters area, basta malinis. Kahit hindi ko agad naisip ito. Houseboarding pa lang bahay nila Tito Burba. Kung doon magungupa ng lalaki ito, hindi ako kailangan pumunta lagi sa lugar na yun. Dahil sa pamamagitan ng lalaking ito eh, pwede kong malaman kung ano ang nangyayari sa lugar na yun. Tama. Wala ka bang alam, pare, na pwede kong maupahan? Kahit maliit lang. Pansamantala lang naman eh. Eh, ang totoo niyan, pare. May alam ako na pinapapos sa lugar na pinagalingan natin. Kasi siyempre, gusto ko rin may makasama ako sana sa lugar na ito. Para alam mo na. Pero hindi mo naman pala kaya eh. Ang 7,000. Kaya yung pinapaupang bahay na lamang ang irerekomenda ko sa'yo. Sinabi sa akin ni Puldo sa pag-usap namin sa cellphone na may pagbabago sa mga kilos ni Alexa. Talagang nakapagtataka. Tulad pa rin siya nung huli kong makita. Parang hindi niya ako kilala. Walang reaksyon nang makita ako. Ni hindi ako tinawag ng mami pagkakita sa akin. Pala. Naisip ko si Alexa kasi malaki talaga ang pagbabago niya. Parang hindi tayo kilala. Sabi ko nga sa'yo eh, hindi ka naniniwala eh. Bakit kaya? Hindi kaya labis mo siyang sinaktan? Hindi kaya habang wala ako eh, binubugbog mo siya? At tuwing binubugbog mo eh, inuuntog mo ang ulo? Sa kung saan-saan kaya nasaktan at nagkaroon ng amnesia? Anong sinasaktan na sinasabi mo? Eh, siya nga itong nakapanakit ng mga tauhan natin eh. At saka isa pa, hindi ba dalawa pa tayo noon na hindi na kilala? Oh, bakit ngayon? Pinagbibintangan mo akong binugbog ko siya hanggang ulo kaya nagka-amnesia siya. Nagtataka lang talaga ako eh. Ang laki-laki ng ipinagbago niya. Bakit kaya?
Gusto kong magnegosyo, inay. Ha? Gusto mong magnegosyo? Hay naku, anak. Anak ka talaga ng itaybo. At may nakatago pala sa iyo, anak, na interes sa pagnegosyo. Matutuwa ang itay mo nito at naisip mong magnegosyo. Bakit po? Bakit po nasabi ninyong talagang anak ako ni itay? Kasi akala namin ang itay mo, ang mahilig sa negosyo sa pamilya natin ay wala na. Hindi namin alam na may interest ka rin sa negosyo. Alam mo ba, na dating negosyante ang itay mo? Ha? Dating negosyante ang itay? Oo. Alam mo, anak, dating mahirap din ang buhay ng itay mo. Pero kahit paano, ay nakapagtapos siya ng pag-aaral. Masipag siya. Agad naghanap ng mapapasukan ang itay mo pagka-graduate sa kolehiyo. At pinalad itong makapasok sa kumpanya ng lolo mo. Ha? Kumpanya ng lolo ko? Oo. Hindi ba't naikwento na namin sa iyo na malaki ang kumpanya ng lolo mo? At yun nga, sa pagtatrabaho ng itay mo sa kumpanya ng lolo mo, ay nagkakilala kami. Kaya lang, bago kami nagkakilala ng itay mo, ay malapit na siya sa kanya si Guada. Guada? Sino po si Guada? Sino? Ano ang mga susunod na pangyayari? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang sumaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Alexandra! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tulong ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Alexandra! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.